Kasabay ng preparasyon sa Typhoon Mawar, nakahanda ng Agriculture Department sa magiging epekto nito sa bansa. Paspasa naman ang declogging at desilting operations ng MMDA sa mga drainage system sa National Capital Region. Si Rod Lagusad sa detalye. Rise and shine, Rod. Nakahanda ng Department of Agriculture sa magiging epekto ng papasok na bagyo sa bansa. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Rex Estoperes, mayroong 25,000 pesos na tulong pinansyal mula sa Survival and Recovery Assistance Program na nakahanda sa mga magsasaka o mangingisda na maapektuhan ng anumang kalamidad. Nakahanda tayo, the Department of Agriculture is always ready because we are coordinating with the PAGASA and our bulletin na ini-issue for our field offices also to know kung ano na ang sitwasyon ng ating klima. Ang panawagan namin sa atin po mga magsasaka, pati na yung mga mangingisda, no? Please always tune in dahil yun lang ang makakasalba sa atin. Batay sa pagtataya ng PAGASA, isa sa inaasahang maapektuhan ng malakas na pag-ulan dulot ng habagat na palalakasin ng papasok na bagyo ay ang Central Luzon, Metro Manila at Southern Tagalog Region. Kaya dito sa NCR, magkakaroon ng pulong ang Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council na pangungunahan ng MMDA. Pag-uusapan dito ng mga Metro Manila Mayor ang paghahandang kailangan gawin sa anumang epekto ng bagyo na papasok sa PAR ngayong weekend. Inihahanda na rin ng MMDA ang mga rescue equipment na maaaring magamit kapag nanalasa ang mga pag-ulan na palalakasin ng bagyo. Tuloy-tuloy naman ang declogging at desilting operations ng MMDA sa drainage system sa mga pangunahing kalsada. Sa ulat ng MMDA Flood Control and Sewerage Management Office, mula Enero hanggang May 19, higit 175,000 linear meter na ang na-declog na drainage laterals, habang higit 2,700 linear meter naman ang na-desilt o natanggal na drainage remain. Higit 175,000 linear meter na ang na-declog na drainage laterals, habang higit 2,700 linear meter naman ang na-desilt o natanggal sa drainage mains. Umabot naman sa higit 20,000 open waterways ang pinalalim ng ahensya. Ayon sa MMDA, inaalis ng kanilang mga tauhan ang basura, putik at burak na bumabara sa mga estero at drainage. Sa pamamagitan nito, maisasaayos ang daloy ng tubig at lalaki ang kapasidad nito. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.